Ang tanong kung pinapayagan o ipinagbabawal ng Diyos na maging preacher o pastol ang mga babae ay isang napahalagang usapin sa teolohiya na humahantong sa malalim na pagsusuri ng mga kasulatan at doktrina ng iba't ibang denominasyon ng Kristiyanismo, kasama na ang Simbahang Katoliko. 1. Ang papel ng babae sa Biblia. Ang Biblia ay nagbibigay ng iba't ibang halimbawa ng mga babaeng leader, propeta, at tagapaglingkod ng Diyos. Ilan sa mga kilalang babae sa Biblia na may mahalagang papel sa ministeryo ay sina Deborah, isang hukom at propetisa sa Israel, mga hukom 4:4-5, Hulda, isang propetisa, to mga hari 22:4-20, at Priscilla, isang tagapagturo at misyonero kasama ang kanyang asawang si Aquila, mga gawa 18:26. 2, mga susing talata na tinutukoy ng mga tradisyonal na interpretasyon. Maraming tradisyonal na Kristiyanong denominasyon, kabilang ang Simbahang Katoliko, ang tumutukoy sa mga talata mula sa mga sulat ni Apostol Pablo upang suportahan ang kanilang pananaw na hindi dapat maging preacher o pastol ang mga babae. Ang dalawang talata na madalas ginagamit ay ang 1 Corinto 4:4-34, 2-35, at 1 Timoteo 2:11-12, 12-34-35. Sa talatang ito, sinasabi ni Pablo, ang mga babae ay dapat manatiling tahimik sa mga iglesia. Hindi sila pinapayagang magsalita, ngunit dapat magpasakop tulad ng sinasabi ng batas. Kung may nais silang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay sapagkat nakahiya para sa isang babae na magsalita sa iglesia. Timoteo 3:12. Sa sulat na ito, muling nagbabahagi si Pablo ng mga tagubilin tungkol sa pag-uugali ng mga kababaihan. Hayaan ang babae na mag-aral ng tahimik at buong pagpapasakop. Hindi ko pinapahintulutan ang isang babae na magturo o mag-ukol ng awtoridad sa isang lalaki. Dapat siyang manatiling tahimik. 3. Interpretasyon at konteksto. Mahalagang tandaan na ang interpretasyon ng mga talatang ito ay may malawak na saklaw sa iba't ibang denominasyon at teolohiya. Ang ilang iskolar ng Biblia ay naniniwala na ang mga tagubilin ni Pablo ay partikular sa mga sitwasyon at konteksto ng kanyang panahon at hindi dapat ituring bilang pangkalahatang utos para sa lahat ng panahon. Halimbawa, sa konteksto ng unang siglong simbahan, maaring ang mga tagubilin ni Pablo ay ukol sa pagsasaayos ng kaayusan sa pagsamba at hindi isang ganap na pagbabawal sa kababaihan na maging mga leader o guro sa simbahan. Ang ilan sa mga modernong teologo ay nagsasabi na ang mga talatang ito ay hindi nagbabawal sa kababaihan na maging preacher o pastol, kundi naglalayong itaguyod ang kaayusan at pagkakaisa sa simbahan sa konteksto ng mga panahong iyon. 4. Posisyon ng Simbahang Katoliko. Ang Simbahang Katoliko ay may matatag na posisyon hinggil sa ordinasyon ng mga babae bilang pari. Ayon sa tradisyon at doktrina ng Simbahang Katoliko, tanging mga lalaki lamang ang maaring maordinahan bilang pari. Ang posisyon na ito ay batay sa paniniwala na si Jesus ay pumili ng 12 apostol na pawang mga lalaki, at ang simbahan ay walang awtoridad na baguhin ang ganitong tradisyon. Si Pope John Paul II sa kanyang apostolikong liham na Ordinatio Sacerdotalis noong 1994 ay tahasang nagsabi na ang simbahan ay walang kapangyarihan na ipagkaloob ang ordinasyon sa kababaihan at ang ganitong hakbang ay dapat ituring bilang pinal na posisyon ng simbahan. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong posisyon, maraming babae ang may mahalagang papel sa loob ng Simbahang Katoliko tulad ng pagiging madre, teologo, tagapagturo at iba pang uri ng paglilingkod. 5. Iba pang perspektibo sa loob ng Kristiyanismo. Bukod sa Simbahang Katoliko, may iba pang mga denominasyon ng Kristiyanismo na nagpapahintulot sa mga babae na maging preacher at pastol. Ang mga denominasyong ito ay naniniwala na ang espiritu ng Ebanghelyo ay nagbibigay diin sa pantay na karapatan at pagkakataon ng mga lalaki at babae sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga Protestanteng simbahan tulad ng Methodist, Episcopal at Lutheran ay tumatanggap at nag-ordina ng mga babae bilang mga pastor at leader ng simbahan. Ang kanilang interpretasyon ng Biblia ay nagpapakita ng mas malawak na pananaw sa papel ng kababaihan sa loob ng simbahan. 6. Ang pagpapatuloy ng diskusyon. Ang usapin tungkol sa papel ng kababaihan sa ministeryo ay nananatiling isang kontrobersyal at patuloy na pinagtatalunan na issue sa Kristiyanismo. Ang bawat denominasyon ay may kani-kaniyang theological na batayan at interpretasyon ng mga kasulatan. Ang pag-unawa sa kontekstong historical at kultural ng mga talata sa Biblia ay mahalaga sa mas malalim na diskusyon tungkol sa isyu nito. Mga kontra-argumento at implikasyon.
kontra-argumento sa papare ng lalaki lamang. Maraming teologo, iskolar at karaniwang mga Katoliko ang tumutulig sa paninindigan ng simbahan tungkol sa ordinasyon ng kababaihan. Ilan sa mga pangunahing kontra-argumento ay interpretasyon ng Biblia. Ipinapahayag ng mga kritiko na ang mga talata sa Biblia na sumusuporta sa pagpapari ng lalaki lamang ay madalas na pinipili lamang at maaring bigyang kahulugan ng iba. Ipinapita nila ang malakas na papel ng mga kababaihan sa pamumuno sa unang simbahan at iba pang mga tauhan sa Biblia tulad nina Deborah at Esther bilang ebidensya. Kontekstong historical. May ilan na nagsasabing ang pag-aalis sa kababaihan sa pagpapari ay higit na bunga ng mga historical at cultural na salik kaysa sa theological na pangangailangan. Ipinapahayag nila na ang pag-unawa ng simbahan sa mga papel ng kasarian ay nagbago sa paglipas ng panahon. Pagkakapantay-pantay at katarungan. Ipinapahayag ng mga tagapagtaguguyod ng ordinasyon ng kababaihan na ang pag-aalis sa kanila mula sa pagpapari ay diskriminasyon at sumasalungat sa pangako ng simbahan sa pagkapantay-pantay. Naniniwala sila na ang kababaihan ay may parehong mga espiritual na regalo at tawag tulad ng mga lalaki. Mga charismatic na regalo. Marami ang tumutukoy sa pagbuhos ng Espiritu Santo at ang pagpapakita ng mga charismatic na regalo sa loob ng simbahan na sinasabing ang mga regalong ito ay ibinibigay ng walang konsiderasyon sa kasarian. Mga implikasyon ng kasalukuyang paninindigan. Ang paninindigan ng simbahan tungkol sa ordinasyon ng kababaihan ay may ilang mga implikasyon. Mga papel ng kasarian. Pinatitibay nito ang tradisyonal na mga papel ng kasarian. Kung saan ang mga lalaki ang humahawak ng mga posisyon ng awtoridad at ang mga kababaihan ay kadalasang napupunta sa mga suportang papel. Partisipasyon sa simbahan, bagaman aktibo ang mga kababaihan sa maraming aspeto ng buhay ng simbahan, ang pag-aalis sa kanila mula sa pagpapari ay maaari-maring maglimita sa kanilang buong partisipasyon at potensyal sa pamumuno. Pagtingin ng publiko, ang panindigan ng simbahan ay maaring lumikha ng negatibong pagtingin sa marami, lalo na sa mga lipunan kung saan prioridad ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. Dialogo at pagkakaisa. Ang isyung ito ay nagdulot ng dibisyon sa loob ng komunidad ng Katoliko kung saan may ilan ang umaalis sa simbahan dahil dito. Mahalagang tandaan na bagaman pinapanatili ng simbahan ang paninindigan nito, may lumalaking kilusan para sa pagbago, kapwas la frekian, sa loob at labas ng simbahan. Ang dialogo ukol sa isyung ito ay patuloy na umuunlad at ang kalalabasan nito ay malamang na maghubog sa hinaharap. Posibleng epekto ng ordinasyon ng kababaihan bilang mga pari. Ang ordinasyon ng kababaihan bilang mga pari ay malamang na magdulot ng malalaking implikasyon para sa simbahan at lipunan. Narito ang ilang mga potensyal na epekto. Positibong epekto, mas mataas na partisipasyon. Maari itong dulot ng pagtaas sa partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa loob ng simbahan na posibleng magbigay buhay muli sa mga kongregasyon. Pinalawak na pagkakaiba-iba, ang mas magkakaibang klero ay maaaring mas magpakita ng kongregasyon at magtaguyod ng isang mas inklusibong komunidad. Hamon sa mga papel ng kasarian, maaari nitong hamunin ang tradisyonal na mga papel ng kasarian sa loob ng simbahan at lipunan at isulong ang pagkakapantay-pantay. Paglago sa teolohiya itong magpasigla ng mga bagong diskusyon at pananaw sa teolohiya tungkol sa papel ng kababaihan sa simbahan. Pinabuting imahe ng publiko, maaari nitong mapabuti ang imahe ng simbahan bilang isang progresibo at inklusibong institusyon. Negatibong epekto. Pagkakahati sa loob ng simbahan, maaari itong magdulot ng malalaking pagkabaha-bahagi at pagkakawatak-watak sa loob ng simbahan, lalo na sa mga mas konserbatibong miyembro. Mga hamon sa tradisyon. Maaari nitong hamunin ang matagal ng mga tradisyon at doktrina na posibleng magdulot ng kalituhan o pagtutol. Kritismo mula sa labas. Maaring harapin ng simbahan ang kritisismo mula sa mga naniniwalang ang ordinasyon ng kababaihan ay hindi tugma sa tradisyonal na mga aral. Praktikal na mga hamon. Maaring may mga praktikal na hamon sa pagpatupad ng ganitong pagbabago tulad ng pagbabago sa liturhikal na wika at pag-aayos ng umiiral na mga estruktura. Neutral na epekto. Mas maraming bokasyon. Posible rin na ang ordinasyon ng kababaihan ay magdulot ng pagtaas sa kabuuang bilang ng mga bokasyon sa pagpapari. Walang pagbabago sa mga pangunahing paniniwala. May mga nagsasabing ang pag-ordinasyon ng kababaihan ay hindi magbabago ng pangunahing mga paniniwala ng simbahan.
Mahalagang tandaan na ito ay mga potensyal na epekto lamang at ang mga aktwal na resulta ay nakadepende sa iba't ibang mga salik, kabilang ang partikular na konteksto ng simbahan, ang paraan ng pagpapatupad ng pagbabago at ang pangkalahatang klima ng lipunan.